Mga kababayan, welcome sa aking YouTube channel Tatsmy TV. Mga kababayan, sa patuloy ng CA confirmation ng isang opisyal ng AFP, tinanong ni Senator Bongo kung magkano ang itinaas sa sahod nito noong dinubli ni former President Duterte ang mga sahod ng mga sundalo at pulis, at kung pwede ito na lamang ang ibigay niya sa kanyang unang pamilya. Kung bakit, hitot panuurin at pakinggan na lang po natin, pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa mundo ng politika. May tanong lang po ako sa inyo. Ito, ano lang ah, ito yung pwede nating meet halfway. Magkano yung natanggap mong increase ng sweldo na yung dinoble nung panahon? Dinoble natin ng panahon ni Pangulong Duterte noong 2018. Mr. Chair, anak ang pinag-usapan. Alam niyo naman gaano kami ka full support sa ating Armed Forces of the Philippines. Noon pa yan, hanggang ngayon. Magkakasama po yan, Mr. Chair, na pwedeng pag-usapan kung magtatawag ang chair ng caucus. Opo. But for the record ngayon pa lamang, walang desire ang committee i-reduce kahit sino man sa gutom. We want lahat ng mga kababayan natin, saan mang institusyon, kasama ang AFP, magkaroon ng makataong pamumuhay at kasama po doon yung mga pamilya natin, Mr. Chair. Salamat kayo, Mr. Chair. In general, I've been shown just now yung kopya nung sulat ninyo sa aming chair, committee chair, kung saan nakasulat dito, I declare to increase my support to my children to 15,000 pesos for each child to be given every 15th and 30th day of each month starting this month. So yun yung magto-total ng sinasabi niyong akala ninyong 30,000 pesos a month. Nakasulat din po dito na I am taking on this duty to support my children to the best of my ability within my means, as my monthly take-home pay is only 75,542 pesos and 78 centavos. Clarification lang po, sir, dahil naalala ko po nung executive session natin, nung tinanong po namin sa inyo magkano ang base pay nyo lamang, I recall that you said 130,000 pesos a month. That was the gross pay of pay because I have not seen my payslip yet as a Brigadier General, Your Honor. It was only when I was required to submit a letter that I saw the amount that I am receiving. But I mentioned last time that it's an equivalent to a salary grade 27. The amount stipulated therein, I did not mention, if I remember right, I mentioned 132, but I know pang-Colonel yun. Doon ko lang na-realize na pang-Colonel. But it is a gross pay, Your Honor. Hindi ko sure yung exact amount ng base pay ng isang Brigadier General. But for a Colonel po, it's a 90 base pay. And the increment is something like 15, so I assume it's 105 for the base pay. Yung ano po, yung sa base pay lang po, hindi natin pag-usapan yung allowances, because pag i-total po yan, then minus the deductions po, loan, taxes, perhaps take home ng something like 120 to 125. I'm not sure, Your Honor. So, ibig sabihin po, sir, Mr. Chair, kailangan nyo i-inform ang committee pa kung magkano yung base pay nyo, dahil dun po i-compute yung kalahati inyong ibibigay sa inyong estranged wife at mga anak ninyo. Your Honor, if I may, and I would like to call my admin assistant, because I have brought with me my pay slip just to make sure the amount that I am receiving right now. But rest assured, Your Honor, again, hindi ko talaga nakuha yung exact amount. Kung nagkamali man ako, I'd like to ask an apology to this Honorable Committee.
But my objective is to give support to my children because they are my children. And sir, bukod pa po dun sa payo, hindi na kalahati ng base pay ninyo, paano naman po yung isa pang payo namin na yung tuition din po ng mga bata every year? Ang pagkakaintindi po, sige na po natin na diskusyonan yung details po. The amount that I will be giving encompasses everything. So, kasi willing ako to support their schooling ever since sinusuportan ko naman po. Nagsimula lang din pong nagka-problema, so na naputol. Pero as I mentioned during the executive session, I have reasons. So, pero ayaw ko na pong i-insisyon. Ang sa akin ko lang po, sana po, tingnan nyo rin po yung willingness ko to comply. There was just a miscommunication as to how much money should I give monthly. Willing naman po ako. Salamat, General. So, Mr. Chair, it seems that mula nakaraang linggo hanggang ngayon, hindi pa nagbago yung sitwasyon ni Ms. Sevilla at yung kanilang mga anak in terms of the advice of the committee dun sa monthly child support at saka yung annual na tuition. And at the proper time, Mr. Chair, I will move that the committee go into a caucus to discuss the ad interim appointment of Brigadier General Sevilla, Mr. Chair. Yes, Senator Taveras, in a while, we're going to act on your motion. Before acting on the motion, we'd like to recognize Senator, our Vice Chairman, Committee on National Defense Commission appointments, Senator Christopher Bongo. Sir, in respect to Senator Ontiveros, may tanong lang po ako kay General Sevilla, sir. Tama yung sinabi ni Chairman kanina, gusto kang tulungan po dito, no? Pero alam mo, importante talaga para sa atin, tayo, mga Pilipino, yung anak natin. Kahit anong gawin natin, lahat to'y ginagawa natin para sa anak natin. Lahat ng sakripisyo natin sa mundong ito, halos lahat ng magulang, tayo, mapakamatay tayong magtrabaho para sa ating mga anak. Yan talaga yung ugali na natin noon pa. Subalit, naintindihan namin kayo, suporta naman kami sa sundalo noon pa. May tanong lang po ako sa inyo. Ito, ano lang ha? Ito yung pwede nating meet halfway. Magkano yung natanggap mong increase ng sweldo na dinoble nung panahon? Dinoble natin nung panahon ni Pangulong Duterte noong 2018. Not exactly doble. Sa entry position, na doble. Pero sa mga colonel at saka lieutenant colonel, more than 50%. Magkano yung natanggap nyo increase noon? From nung 2017, nung 2018, sa tingin mo magkano yung increase mo? Hindi ko na ma-recall, Your Honor, dahil yung may katagalan na yon. But kasi 2017, it's already 7 years ago. Pero there was a significant increase talaga sa amount na natanggap. I just can't really recall. Baka pwede mong i-compute, o yung mga kaklase mo, ma-compute nila magkano yon. Baka pwede mo, yun na lang ang ibigay mo sa anak mo. Yung amount na yon. Your Honor, baka mapapayag natin, yes, si Senator Ontiveros. Your Honor, I agree to that. Kung gusto nyo po, tirahan nyo na lang po ako ng para sa pagkain ko. Ipaki-compute lang po between from 2017 to 2018, magkano yung naging increase nung panahon yon na nakuha mo? Baka yun pwede mong iset aside sa anak mo, baka maging acceptable po ito kay Senator Taveras at sa ating mga kasamahan dito sa Commission on Appointments.
So, kung sa tingin mo, is it fair, Senator Risa, Chairman? Baka more than 30,000 yun. Mr. Chair, Sen Bong, as a member of the committee, I'm always open sa mga mungkahi ng mga kasamang miyembro. I'll proceed from yung naging payo ng komite kay General nung nakaraang executive session na kumbaga hating kapatid sa base. Baka po pwede bang mag-meet halfway? Opo. Baka mag-meet halfway po, baka matulungan ka ng komite. Gusto ka naman pong tulungan, no? Ng komite. And of course, si Chairman, nung nakaraang hearing, talagang pinag-usapan namin to. Gusto ka naming tulungan. Pero importante rin sa atin yung anak. Talaga napaka-importante yun. Mr. Chair? Pag-anak na, iba na po pag anak ang pinag-usapan. Alam nyo naman gaano kami ka-full support sa ating Armed Forces of the Philippines. Noon pa yan. Hanggang ngayon.